Da que tipo Natal, o bago tá com muito seu trabalho. Kahit na 15 minutes, ha? Marimain tayo, maalala natin. Ang dapat natin maala-ala. Hallelujah. Father Almighty, salamat po sa nuggets mo sa umagang ito na maging kamalayan namin sa maghapon na ito at sa buong buhay namin. Salamat po, Ama, Almighty, Great I Am, Abba, Daddy, sa iyong karunungan, sa iyong understanding, at sa iyong pagmamahal sa amin, pag-aalaga sa amin 24/7, at patuloy mo kaming pinupuspos ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong salita. Father, we bless you. We honor you. Sa pangalan namin, katuwiran namin buhay, aming katauhan, si Jesu Kristo. Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth. We bless you, angels of God. Do your ministry, bantayan ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, bantayan ang aming mga mensahe na makarating ito sa mga makikinig in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Nandiyan na si Ate Sina. Good morning, Ate Sina. Medyo pag-winter, medyo... Alright. Punta po tayo mga basic truth. Basic, basic, basic. Nag-iisa lang dito sa Cavite, nag-iisa rin sa Bulacan. Now, John chapter 10. Nuggets tayo. John chapter 10. John chapter 10, verse 10. Babasahin ko po sa King James Version para maalala natin. Ma-remind tayo ng mga basic na katotohanan. Sabi dito sa King James Version, chapter 10, verse 10, "The thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy. I am come, that they might have life and have it, and that they might have it more abundantly." Sabi sa Tagalog, hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako nga, tinanggal nila ang I am. Hindi, ako kasi pwede na rin eh. Pero ang I am dun mahalaga. I am, come. Si I am that I am. Ang nagsugo kay Moses, si I am. Sabi niya, pag tinanong ka kung siyo nagsugo sa iyo para palayain sila, sabihin mo si ako nga. Si I am. Sabi kay Moses. Si I am naroon sa baston ni Moses. Naroon sa bibig ni Moses. Sabi niya, siya nagsugo sa inyo. Anong pangalan ng Diyos mo na nagsugo sa iyo? Si I am po. Kaharap niyang hari, sabi niya si I am. So si ako nga ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Si I am, si ako nga. The great I am. Ang ating Almighty Father ay pumarito. Paano siya pumarito? Upang magkaroon tayo ng buhay. Si I am mismo ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Ako nga ang katotohanan. Ako nga ang daan, katotohanan at buhay. Sa makatuwid, alam nang itong pagdating ni I am ay upang itong magnanakaw ay mawalan ng kapangyarihan sa atin. Magnakaw, pumatay at magwasak. Bakit? Pag mayroon ka ng buhay, I am, dapat alaman mo na hindi na siya, wala na siyang karapatan siya at wala na siyang hawak sa iyo. Nailipat ka na mula sa kanyang tro, sa kanyang kaharian, kadiliman, tungo sa kaliwanagan. Pero dahil sa mindset natin, noon at mapahanggang ngayon marami sa atin ang ganyan, ay nalulugi po tayo. Ibig sabihin, tayo na po nakaupo sa trono, napalayas na po ang dating nakaupo sa trono dito sa lupa, maghahari sa lupa, sa buhay. Ngunit patuloy tayo nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng ating dila, pamamagitan ng ating kamalayan. Kung ano iniisip mo sa puso mo, ay ganyan ka. Death and life and the power of the tongue. So, sabi niya, ako nga, I am come.
upang magkaroon kayo ng buhay. Ang buhay na ito, buhay Zoe, buhay Diyos. Diyos po ito. Hindi po niya binigay, hindi siya dumating para kapiraso ng buhay niya mapasa atin. Ang dumating sa atin, si I Am mismo. Kaya nga tayo templo ng banal na Diyos. Tayo ang kapuspusan ng Diyos. Tayo ang buto at laman ng Diyos. So nung dumating si I Am sa atin, hindi lamang siya dumating ng bahagi niya, kabuuhan niya mismo. Buong buhay niya at buong katauhan niya, buong siya ang dumating sa atin. Pero omnipresent si I Am. Nasa iyo siya, nasa akin din, ngunit nasa langit din siya. Nasa, ibig sabihin niya sa langit, sakop niya lahat ng langit. Ha? Si I Am yan. Everlasting to everlasting. Now, gusto ko may makuha kayo. Kung paano dumating si I Am. Sa 1 Corinto chapter 15, gusto ko po may makuha kayo kahit na papunta kaunti na revelation. Like, 1 Corinthians 15:45, lagi natin itong binabasa. Pero tingnan natin kung anong operation. 1 Corinto 15:45, ganun din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritu ang nagbibigay buhay. So, gusto ko maunawa ninyo sinasabi ng kaluluwang buhay at espiritu ang nagbibigay buhay. Mula pong lumabas si Adam o si Adan at si Eva sa paraiso, ang lahat po ng paligid ni Adan ay patay. Ulitin ko po. Ang lahat ng kapaligiran ni Adan ay patay, nabubulok. Dahil si Adan nagkasala at mula noon ang kanyang I Am, kumbaga, ang kanyang bahagi. Hindi siya tinira ni I Am, kundi hininga lang siya ni I Am. Pero kahit na hininga siya ng I Am, hininga ng buhay, siya po ay sentro ng kanyang kapaligiran. Ngunit namatay po itong spirit na nasa kanya. So mula po noon, lahat ng kanyang paligid ay patay din. Kaya po, hindi na po puro ng tao na kapag hindi pa siya life-giving spirit, ang lahat na nasa labas niya ay patay. Ngunit, bakit gumagalaw? Ang lahat po ng lahi ng unang Adan, sila po ay tulog. Tulog po sila. Ang gumagalaw, na patuloy gumagalaw sa paligid, maaaring hindi natin naunawaan, pero sabihin ko po, ito ay bunga ng natutulog na unang Adan. Sa makatuwid, ang paligid niya ay bunga ng kanyang panaginip. Kaya patuloy pa rin gumagalaw ang paligid. Ngunit, hindi po siya katulad ng gising na lahi. Natulog po si Adam. At ang lahat ng paligid niya ay bunga ng kanyang panaginip. Kaya po tayo marami tayong panaginip na keso ganito, ganon, keso ganon, ganito. At kuminsan sabihin mo nangyayari. Ngunit ang lahi ng huling Adam na may I Am, may buhay ako nga, sila po ay dapat gising niya. Kaya sinabi ng Panginoon, gumising ka sa pagkatulog at liliwanagan ka ni Kristo. Minsan, meron tayong panaginip na tunay, katulad ni Ate Sina, na naginip siya. Tapos nakita niya ganun, tapos pinikit niya uli. Gusto niya ituloy ang sunod na kabanata ng kanyang panaginip. Naituloy niya. Nakita niyo uli ang dugtong ng panaginip niya. Yun po ay hindi na panaginip. Yun po ay paningin, pananaw, beholding ng gising na ikaw. Hindi nga lang tayo sanay. Akala na natutulog tayo. Pero hindi natin alam. Maganda yung example ni Ate Sina eh. Gising na siya. Wala kang panaginip, bihira yung panaginip na 1 in a billion yun. Na naginip ka, tapos
umiga ka ulit, pumikit ka ulit, tinuloy mo na tuloy. Pagkatapos, gumising ka ulit, pagpikit mo ulit, tinuloy mo na tuloy ulit. Hindi po yung panaginip ng lahi ng unang Adan. Yan na po ang sinasabing buhay ka na. Gising ka na. Dahil ang buhay mo na si I am. Pag na-practice na na-practice yan, naging normal yan. Yung sinasabi nilang may mga prophets, may mga visionaries, ganun. Kasi vision na yan. Ang vision ay function of your awakened state. Function ng yung gising na katawan. Yan ang vision, nakikita mo eh. Pero kung minsan, akala natin panaginip. Marami sa atin na naginip sigurado. Na nandun ka, naglilihans ka, nagpapalayas ka, ganyan. Gising ka na. Kapre, dahil walang ganyang panaginip. Totoong totoo, tunay na tunay. Damdaman mo eh. Na ikaw eh. Pagising mo, panaginip pa lang. Hindi na panaginip niya. Kapre, pag nasanay tayo, siyempre, hindi naman tayo bibiglain ng ating buhay. Practice baga, kumbaga baby ka, lumalago ka na, lumalago, oo nga. No? Tapos may mga prophets na, balang araw, nakita kita, ganon, nakita ko, ganon, may bumbahan dyan, ganyan. Kasi, ang gising na ikaw na si I am, nakikita niya na ang dulo ng mundong ito. So, ang mga bahagi na dapat mong makita, ibibigay sa iyo, ipakikita sa iyo ng iyong tunay na buhay. Bukod pa sa ikaw ay espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya dito, wala nang magawa ang kalaban na dumating para magnakaw, pumatay at magwasak. Maging yung hindi pa niya nagagawa, darating pa lang plano niya, nakikita mo. So, practicing natin ito, at huwag tayong magugulat para ba nagiging karaniwan sa atin ang buhay na ganito. Ha? Iba sa iyo, sabi niya, in the last days, your sons and daughters shall prophesy. Your young men, babae lalaki, shall see visions because he will pour out his spirit. Sabi niya, in the last days. This is the last days. And your old men shall dream dreams. Ha? Ang dream na ito, totoo ito. Ang old man, kasi ang old man, medyo mahirap siya gisingin. Kaya huwag mo sabihin, old man ka, ha? Kaya lang young man ka lang para makita mo vision. But anyway, if you're old, managinip ka, ang panaginip mo, totoo naman yan. Kaya lang tulog ka pa nga lang. Iba po ang gising. Ha? So, I am come that we might have life. Might have. It's up to you. Nasa iyo. Kung gusto mong magkaroon ng buhay. At ang buhay na ito, hindi basta kasaganaan. Kasaganaan itong walang humpay kapatid. Nakita mo ang bukas, nakita mo sunod na buwan, matinding kasaganaan niya kapatid. Baka nakikita mo na kasaganaan ay pera lang, ha? iPhone lang, iPhone X, na hindi yan. Ha? Ang kasaganaan ay yung spiritual na buhay na nakikita mo, hindi nakikita. Rasekenderese, at ipapahayag mo. At doon sa nakikita mo, kita mo na rin na hinahabol ka ng biyaya. Kita mo na rin na napakaraming kaluluwa na nilehans mo, pinagpray mo, nagbangunan din mula sa patay at nagsigaling. Ito po ang I am. Lahi ng muling Adan, gising. Ang lahi ng unang Adan, tulog na nanaginip. Ang buhay niya, bunga ng panaginip niya, natulog. Ngunit ang lahi ng unang Adan, gising na, hindi na nanaginip basta. Kita na nila. Pagpigit nila ng mata nila, umaandar ang kanilang buhay ay am. At kitang-kita nila. Lahat ng kailangan makita sa pagkakataonan, makita mo. Ito, ang buhay ay am kung paano magsimula. Ngunit kapag nagsimula na ito sa ating kapatid, atin itong alagaan hanggang sa lumago, hanggang sa maging kamalayan natin, hanggang sa naging dalaga, binata na tayo sa buhay nating I am. Marami sa inyo, napakarami sa atin, mararanasan ito at maging buhay ito. Amen! Father Almighty, salamat po at kami lahat ay gising na. Kami lahat ay kaya ng bumangon at liliwanagan kami ng aming buhay na si Kristo Jesus. At ang kaluwalhatian ay mahayag kasama din kami
Hallelujah. Father, we bless you. We honor you. Abba, Daddy. Salamat muli. We bless you. Sa pangalan ng aming buhay, ng aming katuwiran, ng aming katauhan si Kristo Jesus. Amen. You're blessed, guys. You're blessed. You're blessed. Say, I'm always blessed. Why? Ang buhay mo na ay si I am. Ang buhay mo na ay gising na, hindi natulog. I love you guys. See you tonight. Hopefully, may barko ako mamaya. Hopefully, makita pa rin tayo mamaya. Baka mapaga. Okay? See you. Kape tayo. Magkape tayo. Bakit nawawala yung end? See you.